Magandang araw po muli sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay nais ko muli na magbigay sa inyo ng mga tips, mga impormasyon kung paano naman maaalis ang kulugo ng minimal lang gastos o wala pa nga kayong gastos. Ano ba yung matapos ko na makapagbigay ng alam sa inyo tungkol sa paggagamot sa ubo na walang gastos, ngayon naman po ay pagtanggal sa kulugo ng walang gastos. Minsan po tayo ay inis na sa kulugo na dinaranas natin. Dati po meron akong kulugo dito, napakalaki. Hindi ko po alam kung paano ko gagawin, paano ko siya gagamutin. Pero meron po ako naisip na isang paraan at sinubukan ko na talagang napaka-epektibo. At ito po ay wala kang masyadong gagastusin, wala kang pwede mo hingiin lang yung panggagamot mo sa iyong kulugo. Kaya lang, meron ka lang konting pagtitiisan, pero ang magiging resulta naman nun ay napakaganda. Talagang hindi nababalik sa iyo ang kulugo. Di ba, ang kulugo nanganganak siya, dumadami, pero pagka ginamot mo siya ng gamot na ito, ito ay sigurado mawawala. Ano po ba yung gamot na pwede nating ipanggamot sa kulugo na hindi ka gagastos ng malaking halaga at piso nga lang makakabili ka nito? Ano po ba yun? Ito po ang bawang. Yan, isang butil lang po ng bawang ang gagamitin mo para gamutin ang iyong kulugo. Ano po ba yung mga gagawin para maipanggamot sa kulugo na ginagamitan ng bawang? Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung gagawin. At simple lang naman po, kukuha ka lang ng kung gaano kalaki ang kulugo na meron ka, ganun din kalaki yung bawang na dapat na ilagay mo siya. At tuwing kailan mo lang ba siya gagawin? Ito ay kapag gabi lang. Halimbawa, kayo ay matutulog na, maghihiwa kayo ng kapirasong bawang na kasing laki ng kulugo ninyo. Pagkatapos, gagamitin nyo po ng tape at ititape nyo yun sa inyong kamay. Buong magdamag. Kinabukasan, pwede nyo na siyang tanggalin. At hintay nyo uli ng gabi, tapos maglalagay uli kayo ng bawang. Gabi-gabi po yun, gagawin po ninyo sa loob ng 7 araw. At sa ika-7 araw, tiyak na makikita nyo kusa na siyang natatanggal. At talagang papatay niya hanggang sa pinakaugat ng kulugo. Kaya talagang napakabisa po pag gumamit po tayo ng bawang. Ito pa po ay wala pang side effect, hindi pa kayo iinom ng gamot na makakasira sa inyong atay. Kaya papakita ko po sa inyo kung paano gagawin paglalagay ng bawang sa kulugo tuwing gabi. Ayan po. So, dudurugin po natin yung bawang. Ayan. Tapos kuha lang po tayo ng kaunti. Kapiraso lang. Halimbawa, ang yung kulugo ay ganito lang kalaki. Katulad ng kulugo ko noon, ganyan lang kalaki. Yan. Kunwari, yan yung kulugo. Ganyan lang sa laki. Kalaki. Dapat, ganyan lang din kalaki ang kukunin mong bawang para hindi madama yung ibang balat nyo. Bawa yan. Sukatin nyo ganyan. So, yan. Ipitin nyo. Sa kalaki. Yan. Tapos, talagay niya siya ng tape.
lalagyan nyo yung bawang sa kung saan merong kulugo. Lalagyan nyo ng tape. Yan, ganyan. Kailangan po yung hindi siya matatanggal kahit kayo ay natulog, kaya papaikutan nyo siya ng tape. So, magdamag siya nakaganyan para hindi siya matanggal. Kaya, ayan po mga kaibigan, ano. So, ganyan po yung gagawin po nyo gabi-gabi hanggang sa ikapitong araw. At ang ikapitong araw nyo po ay tiyak na magaling na ang inyong kulugo at hindi na siya babalik. So, tuwing gabi, papalitan nyo po siya, tatanggalin nyo tuwing umaga. At gabi, tuwing gabi, papalitan nyo siya. Magdamag nyo po siyang kailan nakalagay sa inyong kung saan parte meron kayong kulugo. At pagkatapos nun po, mga tatlong araw, makikita nyo po mangingitim ang kulugo nyo, na ibig sabihin ay mamamatay na yung pinakaugat niya. At hindi na kayo makakaramdam pa ng sakit mula sa bawang. Medyo mahapdi lang po sa simula, mga tatlong araw lang nyo po iindahin yung hapdi na mula sa bawang. Pero sigurado naman po yun, pagkatapos nun, wala na ang inyong kulugo. At isa pa, hindi kayo gastos ng napakalaki. Piso lang po isang butil, o wala pang piso bawa kada butil ng bawang. Hindi po kayo gagastos ng 10 pesos para lang gumaling ang inyong kulugo. Tiyak na hindi na kayo mahihiya makipagkamay o kaya makipag-usap sa ibang mga tao. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nasihan kayo sa ibinahagi ko po sa inyo. At makakapag-upload pa po ako ng ibang mga video, mga tips kung paano po kayo makakatipid sa pang-araw-araw na gastos. Maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. At i-share niyo po sa iba para marami din po ang makaalam ng ganitong mga tips para sa lahat. So maraming salamat po.